Adios. Bye-bye. Good day! Ako po si Pastora Susan. Good morning, or good afternoon sa inyo, or good evening sa inyo. Ang ating pong church ay nasa Kabanatuan, LFCI Kabanatuan. So bilang isang pastora, ay marami po tayong mga kabataan sa church na talagang binago ng Panginoon. Katulad ni Brother Will, ngayon naman po ay si Ate Carla, na magsasalaysay ng kanyang buhay noong siya ay wala pa sa Panginoon at ngayon ay nasa Panginoon na siya. Kukwento niya kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano siya nakakilala sa Panginoon. At kung ano ang kaibahan noong siya ay wala sa Panginoon at ngayon. Ate Carla. Ayun po, ako po si Carla. 17 years old pa lang po. Isa po ako sa mga kabataan na inaalagaan ni Pastora sa Love Fellowship Church International. Ako po ay actually, bago pa lang din po ako, mga 2 years pa lang po ako sa church na to. And talagang ako po na makakilala, nung wala pa ako sa Panginoon, talagang ang buhay ko, school and bahay lang. As in, hindi ako lumalabas sa, yung sinasabi nga nila, hindi lumalabas sa lugga. Yung lagi sinasabi ng ibang tao. Kasi talagang ako, isang taong hindi lumalabas ng bahay, walang mga kaibigan, ganyan. Meron mga kaibigan pero sa mga kaklase lang ganyan. As in, hindi ako tao na ma-approach sa tao. Tsaka yung buhay ko nang dati is walang kapayapaan din. Sa, bilang estudyante, ako po ay talagang sumsub sa pag-aaral, talagang prosigido sa pag-aaral. Pero nakita ko doon na na-realize ko ngayon nung nakakilala ko sa Panginoon na yung lahat pala ng oras ko, puro pag-aaral lang, wala akong nagawa sa bahay, wala akong nagawa sa ibang aspect ng buhay ko, puro intellectual na aspeto lang yung nagagawa ko sa buong buhay ko. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi si Pastora, nakilala ko siya and talagang persigido si Pastora na magbahay-bahay. Ngayon nga po, napuntahan niya kami sa bahay. Then, laging sinasabi ko lagi nun, lagi kong alibay kay Pastora nun, ay, hindi po muna ako makaka-attend kasi marami pong schoolworks, marami kong projects, marami kong pupuntahan, yung mga practice, ganyan. So, naisip ko ngayon, meron palang kaparaan din. Pag naka-Lord ka, marami kang magagawa. For example, ngayon, nung nakakilala ko sa Panginoon, nakapasok ako sa ministry niya, sa music team, kaya ko palang pagsabay-sabay ng pag-aaral at paglilingkod kay Lord. Then, gawain bahay, responsibilidad bilang isang anak at bilang isang kapatid. Kaya palang ayusin ng Panginoon yung schedule mo. Marami kang magagawa sa isang araw. So, nagpapasalamat ko ako kay Lord kasi simulan makakilala ko sa Kanya, marami kong na-discover sa sarili ko. For example, ako dati hindi naman ako socialized na tao. Dito lang sa church, nabus ko yung confidence ko. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na humarap sa maraming tao. And hindi ko akalain na si Lord kaya palang baguhin yung buhay mo na dati ito ka lang, ngayon ito ka na. Yung marami nang nakakamit sa buhay, maraming mga abilities and talents na nag-discover at marami pang mag-discover pa dahil ang Panginoon kapag nakita talaga yung puso mo na mapagkumbaba, nagpapasubmit sa Panginoon at willing na maglingkod sa Panginoon, talagang dadagdagan niya lahat ng mga pinagkaloob niya pa sa'yo. I-improve pa ng Panginoon kung naman yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, for example, sa talents kanya. Pag nakita ng Lord na talagang nagpapagamit ka sa Kanya and willing ka na matuto, talagang ibigay sa atin ng Panginoon yan. And, ayun nga po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa isang pamilya, isa lang talaga, kahit isa lang or ang nakakilala sa Panginoon, talagang pamilya mo damay. Kasi ako po, ranas ko po, isang testimony ko sa Panginoon, pansarakit na lang, Lord, yung puso mo talaga sa paglilingkod sa Panginoon is talagang committed ka dun sa ministry or sa pinagkaloob na Lord na gawain sa'yo, na task sa'yo.
ang Lord ibe-bless niya hindi lang yung sarili mo, kundi pati yung pamilya mo damay. Amen. Ako po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi gumagawa siya ng kaparaanan. At number one po dyan, isang key po para talaga sa, para maranasan po natin yung pagpapala is yung pagbibigay. Talagang pinursyo ko po yan sa Panginoon, talagang pinractice ko sa sarili ko na makapagbigay sa Panginoon sa gawain niya. Yung oras mo, pera mo, and everything talaga ibibigay mo sa Panginoon. Talent na pinagkalap sa Panginoon, ibibigay mo rin sa Kanya. Kasi once na binigay mo sa Kanya, talagang merong tapalat na blessing, may reward na ibibigay sa Lord. Kasi nga sabi ng Lord, kapag nagbigay ka talagang may babalik sa iyo. And pagka may ginawa ka kay Lord, may reward na ipagkakalab sa iyo ang Panginoon. Then, ayun nga po, isang testimony ko sa Panginoon na, ayun, may ginamit si Lord na isang tao hindi ko kakilala, pero inabot ng Lord. Inutusan ng Lord na makilala ko or inalaw ni Lord na makilala ko na isang tao na para i-bless ako and then yung family ko talagang damay-damay. And ayun nga po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ang daming nabago sa buhay ko. Ang dami ding mga, sa totoo lang po, maraming mga persecutions na nangyayari sa tahanan. Hindi po may iwasan yan. Talagang kapag naglilingkod ka kay Lord, meron talagang mga persecutions na nangyayari. And dyan, sasabihan ka, leader ka pa naman, song lead ka pa naman, nasa music team ka, pero ganyan ugali mo, ganyan. Pero sabi nga ng Panginoon, unti-unti, imumaw tayo ng Panginoon basta patuloy lang tayo sa Kanya. And, ayun nga po, malaking pasasalamat sa Panginoon kasi yung magulang ko nakakilala sa Panginoon at pinagpapala niya. Ayun, yan po si Ate Carla. Si Ate Carla po nung makilala ko sa Panginoon ay ano yan? Naglayas yan. Naglayas yan. Wala sa bahay nila. Nung puntahan ko doon sa tinirhan niya, sa tiyahe niya, sabi ko, naku, at nagtitira dito yung ganito magandang babae. So, purihin ng Panginoon, talagang binago ng Panginoon si Ate Carla. Kasi kung hindi siya hinipo ng Panginoon, papunta na siya sa rebellion spirit. Magkakaroon na siya ng rebelling spirit. Ito yung inalis ng Panginoon sa kanya. Na meron kasi siyang, meron siyang hinanakit. Or meron siyang, hindi ko alam kung may hinanakit siya or galit na parang baka din sa sitwasyon ng buhay, pero supurihin ng Panginoon talagang naroon na hinamon ng Panginoon. Hindi inalaw ng Panginoon na mapahamak. Sinalo na sila ng Panginoon at nagkaroon ng pagbabago sa buhay. At yun nga, simula sa bahay na maliit, dinala sila ng Panginoon sa maayos na bahay. At ngayon, ang kanyang nanay ay dati nagtitinda sa bangketa, sa highway. Ngayon, meron ng pwesto. Kaya talagang ang Panginoon ang siya nagbabago ng buhay. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Ate Carla. Kaya palakpakan natin si Lord. And sino man ang nanonood ngayon, kapatid, may pag-asa ka. Kung ano yung pagpapala na nararanasan ng iba, kaya mo rin matanasan. At inaanyayahan kita kapatid, sumabay ka sa isang maikling panalangin na paano ka magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Ate Carla na nagkaroon siya ng personal na relasyon sa Panginoon at nagkaroon siya ng pagbabago. Nang kipag-isa kay Kristo, yung lumang pagkatao siya ay bago na. Marami siguro, si Ate Carla po ay matalino. Marami siyang katanungan sa buhay. Kaya naging ganun ang attitude niya. Pero ngayon, lahat ng katanungan niya, sinagot na ng Diyos. So kapatid, sabay-bay ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Simula ng okay maniis hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran,
simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw sa piling mo. At hinihingi ko ang banal na Espiritu ang manahanan sa akin habang ako ay nabubuhay. At itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin ito, meron ka ng personal na relasyon sa Diyos, kung nais mong maranasan ang pagbabago ng buhay, kung marami kang katanungan sa buhay, magbasa ka ng Bible, at pumunta ka sa mga church na walang itinuturo kundi ang purong-purong salita ng Diyos. Hindi po tayo relihiyon kundi relasyon. Sapagkat ang makipag-isa kay Kristo, isa ng bago nilalang, wala na yung dati pagkatao, siya ay bago na. 2 Corinthians 5:17. Yan lamang, and mag-closing prayer tayo. Panginoon, salamat sa buhay ni Ate Carla. Patuloy kang magpakaranas sa kanya. At ikaw ang patuloy na humilo sa buhay niya, at yung talent na ibinigay mo sa kanya, ito ay lalong mong pararamihan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, God bless po, at patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Amen.